Barong na election officer, iti opisina iti COMELEC Tabudin. Nang rugedi kalman, Enero 18, iti panagtugaw ni COMELEC Officer 3, Mang Gladys Ann Palat. Very good start. Very heartwarming. Iti panang welcome na kanak dito iti Tabudin. As you can see, so, ito ako. Okay. So, ma'am, since this is your first day nga po, tuloy din nga natin after election niya, ma'am. Mm-hmm. So, dati tendency na nagbalik pa rin ni ma'am Gita nito. Ma'am, dati election period, anya ti naskan nga maamuan iti butantes. Ang runaan na gito'y dagdumapay nga dumdum niya. Oo. Kasi amo tayo matan apo because of this pandemic, we are now under the new normal nga makuna. Ta sa balit at tadatoy umay nga May 9, 2022 national and local elections or presidential elections, ta gelek tayo ti baro nga presidente. Ta gapo datoy nga rod COVID nga kuna tayo. Medyo tikitaan tayo tata, age as of makita ito pisina mi, age prepare kanin, digitoy listaan, digitoy agbutos. No nakita yung gitarwangan mi, we have now the list there, we have posted already kasi it's part of the calendar of activities is the posting of the list of voters. Digitoy makita da, digitoy naganda, no damala naganda, para come election day, they can see now and they can see their name and their precinct number and their sequence number. Tanoto no election day, takas pingarod apo, agrarapok ti tao, pero nakita tayo mat, naayos mat dato yung voting centers and, prior to the creation of the project of precinct. So, come election day, hanto nga kasi na dati congested to apo, di pa nagbutos tayo. Ta, iwasan tayo nga rod dato yung, kasi natata, agsasearch nga rod dato yung kunada nga Omicron virus. So, dahil dyan, tikit kita ni. So, aduti digiti considerations nga mababaron to nga aramido digite ministra tayo tayo so dati agpabutos on every polling places at the same time si kami tumot nga agkanbas dito yung munisipyo. Nang rugi di Enero 9, day to yatawin, aktibo dagiti kami ti kapulisan iti intera pagilian iti indar aramiden na COMELEC checkpoint. Day to yung met tibalikas ni Ma'am Election Officer Gladys Ann Palat. Yes ma'am, nag-start up ti kanbanan. Actually, the nationwide kickoff nag-start in January 9 and it will end on June 8. So, ibig sabihin, nuganbanan ako, may bawalan ti ag-transport, ag-carry, or ag-bear, digitay, bawal nga deadly weapons. So, makita yun dita, at the digitay checkpoints ng COMELEC PNP as our partner, nga digitay tao, no, ag-biyahero man, nga dapat may bawalan no awanti authorized ang agigam ti deadly weapons, they're not allowed. So, gunban tayo. So, bali mam dati yung COMELEC checkpoint, awanti talaga nga na ikaw nga ayan dalaan. Oh, actually, in every municipality natin, ma'am, meron tayong checkpoint. May isa lang nga checkpoint. Depende ang tumot na gito'y PNP tayo, tadang tumot na gito'y makuna nga checkpoint. Pero during their checkpoint, every day yan, depende dun sa yung number of hours, kung ilang oras sila mag-checkpoint, they still need to coordinate with the election officer. Tanuan mo, may matnoan niya dito aktivitates na during the conduct of the checkpoint. Agsipod ta, adapay laeng itagra ira ng pandemya dito pagilian tayo, inam mo tayo kinimang EO, na dito waga sa tipa nagbutulsan. Hindi naman po natin ang election natin kasi still automated election. So we will be using the vote counting machine or the VCM. The VCM ako, nag-start tayong gamitin yan. That was 2016, the presidential election where President Duterte was elected. 2019 and now. So, ginagamit na po natin ang VCM. Pareho pa rin po yung mga GI or guidelines sa pag-operate ng VCM na gagamitin ng ating mga teachers. Meron lang mga enhancement po. So, tikas lalang ako nga makita tayo ito. Dato yung root under new normal. Siyempre, digite polling places, di pagbutusan, makita nito ako nga naka-face mask tayo, at dito digite ako ng medical personnel, and then the safety protocol officer na before you enter the voting center, ipagbutusan ng eskulaan man, uno barangay hall man, uno daycare man data, ijay da kayo nga kitaan, alaan, di temperature. Ganun po na ang bago. Kasi before, hindi po yan, papasok lang po tayo. Pero ngayon, at the ingress or egress or entrance or exit of the polling place, titignan na po yung temperature. Kung makita na nga medyo na nga to, the temperature yun, i-isolate na kayo pailangan. Okay. Ganon. The same,
Astrog, numabang kayo dyan mismo pagbutusan nun, nun classroom, nun polling place. Ada dyan mo tala ni Mistra nga mga alaman nanti, temperature. Mm-hmm. Nga ni Mistra, naka-face mask. Meron din po pa rin barrier yung mga chairman o yung mga electoral board natin. And then, distancing inside the polling place. 1 meter, at least 1 meter apart. So, ma'am, expected na po natin yung crowded. So, i-observe na lang po yung ano. Oo, yung mga health protocols po natin. Okay. The same as true, ganun pa rin naman po. We are following the IATF. Though kami, deputize namin ng mga agencies, magtutulungan po kami. Dahil nga, iba po itong pagpapa-election natin dahil sa pandemic po tayo. Pero, kakayanin po natin, basta magtutulungan po lahat ng mga stakeholders. Bakit hindi po? At the same time, lalo na ang mga butante. Sila po ang number one dito na makipagtulungan para we can conduct a very peaceful at the same time, wala ring mahawa o anuman after election po. May timakundi nga mensahe ng mga election officer 3, Gladys Ann Salas. Sinaludkod tayo nung madakama itong vaccination chart in Ton Caldawan tipa nagsipili at na ito'y itumbat na. Ay, yung mga butante po. Opa. Hindi naman po. Kasi the best pero still, if you can see the news now, iba pa rin po naman yung vaccinated po tayo. Pero hindi po yan hinahanap. Hindi po ah, during election. Kasi right of surprise ng tao po yan. Karapatan po niya ang bumoto at pumili kung sinong gusto niyang uupo. Sige po ma'am, last message mo para hindi dumdungig kay Commando Radyo. Okay, Commando Radyo, agyaman ang dating oportunidad na na-interview dak, na ibagak mo at dagito ito, makita tayo to or ma-anticipar tayo to during digay pa nagbutos tayo at umay nga May 9, 2022 election. At sa apay kumaako, sumurot tayo ito no, anyaman dagito guidelines, especially number one apo, dato yung lumapan tayo, dapat umayo kita i-check dagito yung nagnagan yun, nadanagan yun. Kasi why? Nung kitaan yung tupela on election day, dyanagan yung katawan, the more nga ma-congest or influx of the voters, umaduta yung manijayan. So kaya nga nagpo-post na kami, posted na po, you can check your name in our offices, makita yung dyanagan yung tanawan na ganyan, abuhang kayo nga rumrumaran, tatalaga di kayo malang makabutusan. So good luck to us all, go out and vote on May 9, 2022 and exercise your right of suffrage. Thank you, in God we trust. Iti ito sa libay, si Barong Election Officer 3, Ma'am Gladys Ann Salas, iti Ilya Tabudin, kat naarami iti Korte Sikol, babaengken ti Amati Ili, ni Mayor Roque S. Rezosa Jr. Para ti kapiksaan nga radyo dito ni Lucanja, DWRS Commando, sa barangayan nyo, Commando Fema Sohaido.